morning vlog! Yeah! Ayan na naman, today is again my Yasumi and isasama ko kayo for the whole day again! And this will be our day in our life! Hello vlog! Welcome back to our channel! Isasama ko na naman kayo sa aking whole day. And syempre, kasama na naman kayo sa whole day. Magkasama na naman tayo buong maghapon. Ayaw at sa gusto ninyo, I am going to bring you with me! So first things first, ayan, kita ninyo yan, wala na tayong gasolina. Magpapagasolina muna tayo and dalhin ko kayo sa self-service gasoline. Pero I don't think if kaya ko mag-vlog doon kasi nakakatakot, baka biglang sumabog tayo, di ba? So let's go! Dalhin gasolina, kita naman ninyo, mag-empty na siya. Ayun, bahala na si Batman kung saan tayo dadalhin. Manibelang to, ng manibelang to at ng aking paa. So let's go and huwag kayo sanang magsawang sumama sa akin for the whole day. And trivia number one dito sa Japan. Halos lahat ng station dito or gasoline station dito is self-service na. Before, meron pang mga hindi self-service, pero usually mga self-service na. Kasi mas mura yung gasolina kapag self-service. At first, nakakatakot, hindi ko nga kayang sariling maglagay ng gasoline sa aking car. Pero nung nasignan niya, okay na. And it's great. Ang itsura ng gasoline station dito, Eneos or Energet na ang bagong ang tawag sa kanila. And here we are. This is a self-service station. At ako talaga mismo ang maglalagay ng gasolina over there. So, let's go. I don't think so, Eve. Kaya ko i-vlog. Pero I'll try. Ayan, hindi ko yata kayo maisasama over there kasi nakakatakot. Baka may makakita sa akin, mapagalitan ako. Basta ganyan ang itsura ng gasoline stand dito, yung self-service. So, ikaw lahat ang maggagawa niyan. So, ayan, good luck na lang sa atin. Pero okay naman kasi nasanay na ako. So, siguro kapag meron na akong kasamang iba, saka ako, magpapakita sa inyo yung procedure niyan. So, let's go and ayan, iwan ko muna kayo here. Ayan, tapos na tayo magpagas and this is the cost, 3,342 yen and makokonsume ko siya ng siguro mga 2 to 3 weeks depende sa aking lakaran and ayun naman yung kikita ninyong malaking host over there, yung dalawang color blue dyan, yan naman ang tinatawag na cleana yung vacuum and mga 100 coin lang yan. So, ikaw mag-isa ang maglilinis ng sarili mong sasakyan kung ayaw mong ibayad. Kasi pag binayad din nyo, alam mo kung magkano, mga nasa 3,000 yen, yung magpapalinis ka ng car. So, magsarili ka na lang, sobrang mahal, di ba? So, that's only 100 coin and that's 5 minutes. So, kung magbabacuum lang naman ang loob ng car ninyo, so, okay na siya. So, ayun, nandito tayo sa Eneos Energet. So, that's it. Ayan. Sana one day maipakita ko sa inyo how I did puring gas sa aking maliit na sasakyan. So let's go! Nandito tayo sa Hamayu Chinese restaurant for our lunch. Ito itsura niya. Oh, di ba? Hamayu Chinese restaurant. Favorite ko kasi ang Chinese restaurant. So this is now my last bite. Maharap. My coffee and my cream.
Okay, nandito kami sa Yodobashi. Yodobashi. Hi. Guys, ayan, titingin kami ng mga gamit sa bahay. Kitchen store Yodobashi. Ayan yung bagong kasal. Ngayon, ito talaga yung pinakagusto namin. Para hindi pala namin niya. Kaya lang, urikire siya. Sinagire. Kaya dito na lang sige punta. So, ayan, Tsubusu, Mazeru, Sazamu, Minchi, Yakigori. Ato nani ko rin. Wala na ato dito. So, ayan, marami tayong iba't ibang klase. Blender, mixer, kusina art, etc. etc. Ito yung pinakamaganda kasi meron siyang food processor. Meron na siyang, ayan, Koneru, Sengiri, Slice, Awatateru, Minchi. Tapos ito, I think this is smoothie and then Tsubusu. Ito din, same, mas mura. Pero ito kasi ni Mango Seng ito. Ichimang Yongseng, Hapyaku, Hachibuyen. Ito naman yung old version. Ito, Oshinagire, ito naman, available pa. So, ayan. Kung kayo ay may hilig sa pagluluto, hello, Sis Dolly, na sobrang kumpleto sa gamit sa kusina. Ayan, sigurado, kapag nandito ka, ikaw ay magtatalon sa tuwa. So, nandito tayo sa KitchenAid, nasay ko daw. Nasay ko sa kamahalan. Ito ang aking gusto. Ayan. Kyumang Sanseng Gohakken. O, diba? Kaya lang, iskurihen mo. Korata, chotoyase, hachimang iseng sambyaku nana juyen. Oh, di ba? Ang cute. Ayan o, banit ni Irerua. Ito naman yung Futsuna mixer. Ay, narahen. Maray, ang mahal, mahal pa rin yan. Oh, di ba? KitchenAid. Ano na? KitchenAid, unavailable. Ayan, napunta na naman si Aiko sa Laps. Magkain na lang ho. KitchenAid. Ayan. Ano yung order mo? Haram ni Jambalaya, haram. Ayan sa akin. At ito naman yung sa aming dalawa. O, diba? Marami kaming kumain. Laps tong laps. So, ayan, nandito tayo si Seria, which is the color of the days. This is also 100 yen shop here in Japan. Dahil nai-stress ako sa pag-aaral ng mga bata, ayan, meron kaming self-study. At I need this B5 for each of the subject na kailangan namin pag-aralang mag-iina. So, ito ang mga notebooks dito sa Japan. And all 100 yen. And I need this slim files, this ring file. And tatlong subject ang tuturo ko sa kanila or bibigyan ko ng guidance, which is the English, Science, and Social Studies. Kasi yung mathematics, ang hirap intindihin. And since meron pa naman juku, as of this moment, siguro ipagpapa-ubaya ko na yun sa teacher. So ito yung mga ring files dito sa Seria. Seria na naman ako. Seria. And it's so cute. May mga, this is A4 size. And may B5, and then which is the sobrang gagandang cutie-cutie na mga files. Okay, nandito ako sa iba't ibang klase ng clear file. Shout out sa aking mga pamangkin, Nini, Elaine, di ba mahilig kayo sa ganyan. So, these are the cutie ring file or yep, ring file ng Seria. Sa mga taong mahilig mag-aral over there, sa sigurado kung matutuwa kayo dito. So cute. A tip naman sa mga students dyan na mahilig mag-memorize, I think these word cards here. Ito naman yung pang elementary. Ayan nakalagay yung kokugo, sansu. Sansu is arithmetic. And ayan, gantong itsura ang kanilang notebook.
Tapos meron pang mga pa ganyan-ganyan. Nanood ng kokobo. Tapos ito naman, ito yung mga nendo. Yung mga clays. Pinagamit ito usually ng mga yocheng. Ayan. Gustong-gusto ko itong hinahawakan. Ang lambot-lambot. Okay, dito sa serya, kailangan mo na rin magdala ng plastic dahil hindi na libre ang plastic bag. So, I got this slim foil. Tatlo binili ko. Tatlong puti. Actually, gusto ko tatlong puti eh. But the problem is that hindi na available yung iba. So, I got three. This one. And I also got three color blues. And this one, the loose leaf. Anim din. Tig-tatlo sila. Ewan ko na lang kung hindi mahasa yung mga dapat hasain nila. So, that's it. We are here sa Seria. Ginda ko. Takoyaki in Japan. So, ayan. Bili tayo ng takoyaki. And negit mayo ang pinakamasarap. Over there. Okay, hello vlog. Yep, another day in my life and ano siya, hiwalay na vlog ito kasi hindi ko natapos yung vlog ko last time. And ayan, galing tayo dito sa Seria. No, galing ako sa Polio because I have some errands to do. And ayun, I got this one. This is the Ocean Pacific. Ayan, nagkay muna ako ng saglit kasi I need to buy a gift para sa isang special friend. And ayun, nakabili ako ng bathing suit na Benetton. Ayan, hindi naman actually bathing suit. I think swimwear siya na Benetton. Ayan, tanggalin nga natin to. Ayan. Tanggalin natin ang mask na sobrang nakaka-suffocate. Ayun, I got a Benetton swimwear or outing wear. And alam niyo, ayun, ang ganda niya. Look at this one. Tapos, kasi feeling ko, hindi magkakasya na yung mga bathing suit ko or yung mga two-piece or bikini ni Aya. So, ayan, ito yung kind of ano swimwear na, yung alam niyo dito kasi sa Japan, mahilig ang mga Japanese na mag-picnic-picnic, yung pupunta sa Bati, sa mga lake, and then, hindi naman actually maliligo, magpapakute lang, lalo na yung mga Japanese na babae, mahilig sila noon. Alam niyo hindi talagang sobrang katutulad sa Pilipinas na ligong-ligo yung talagang basang-basa yung mga hair. Hindi ganon ang mga Japanese kapag nagsiswimming. As in, naka-false eyelashes pa sila, naka-todo makeup, naka-headdress, and whatsoever. Tapos naka-two-piece, naka-bikini, nang hindi naman binabasa ang kanilang face kasi matatanggal yung kanilang makeup. So, ayun. Another tip yan dito sa Japan. Ayun. So, ayan. Nakakita ako ng sale na naman. Ang swerte ko kasi this one cost mga 4,500 yen and I got only 4, ha? Hulaanin nyo kung magkano. 1,000 plus yen lang, ota mo. Ito yung parang pwede mo siyang magamit sa ano swimming party or barbecue party na merong pabasa-basa. Yung pag nagganon-ganon kayo sa lake, ano yung gaganon-ganon sa lake? Yung pag nagpipiknik kayo sa lake or sa Batis or sa or kung saan kawa, ayan, magandang outfit ito. And then, ayan, ito yung patupis niya. Ewan ko kung magkakasya ito sa akin, pero I think this one, this might fit my body naman. Tapos, eto, diba? Para pag kung ayaw ninyo ipakita yung mga kabilbilan ninyo yan. Ayan. Ang ganda ng kulay, diba? And nakalagay dito, Benetton. Ayan. Mura lang siya talagang grinab ko na kasi kapag hindi ko nagustuhan, pwede ko naman i-ano,
ibigay sa aking mga pamangkin or sa aking kapatid sa Philippines. And then, nakabili din ako ng gift sa isang friend kasi birthday niya today. And this one is a golf cup. Papakita ko sa inyo, saan ba? Dito or dito, yung picture na binili ko. Ang ganda-ganda nito and sobrang napaka-medatsu. Ayan, ang ganda niya. Dalawa siya. Ayan. Tapos, I also got this. Ayan, ayan, galing tayo sa serya. So, ayan. I am going to end my vlog here and sana naman nagustuhan ninyo yung mga bagay-bagay or yung mga places na naipakita ko sa inyo for today. Hindi nga lang siya talagang dire-diretsyong the whole day na mga pangyayari sa aking life. But still, I am so happy na na-share ko to sa inyo. And hope magkaroon din kayo ng idea regarding the things or the different style living here in Japan. So, domo arigato gozaimashita. See you again on my next A Day in Life. Bye-bye!